Hindi na naman yata. Attorney Lenny Robredo, Aika, Tricia, Jillian, Mr. Butch Robredo, Dr. Jocelyn Austria, Dr. Penny Bundok, Ms. Jing Tang, relatives and friends of Secretary Robredo, Father Ambrose, members of the clergy, members of the cabinet, members of the Senate and the House of Representatives, officials and staff of the Department of the Interior and Local Government and its attached agencies, fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan. Bilang kawaniin ng gobyerno, tanggap na po dapat natin darating ang araw na bababa rin tayo sa pwesto. Nalisalita, magre-retiro. Ngayon pa lang po, na-imagine ko nang makikita-kita kami na ating kabinete at iba pa mga kasamaan sa isang restaurant pag nag-retiro na, na may kanya-kanyang senior citizen card na nakasilid sa pitaka. Magkakainan kami, magtatawanan at pagkukwentuhan kung ano ang mga pinagdaanan namin, kung ano ang mga nagawa namin. Hindi na po makakasama si Jesse sa mga kwentuhang yun. Hindi na po makakabiruan si Jesse tungkol sa pagkilatis sa mga maniligaw ng anak niya. At sa mga susunod pong taon, wala na rin siyang para makipaglaro sa magiging apo niya. Hindi madaling tanggapin ang biglang pagkawala ni Jesse. Hindi po natin inaasahan ang pangyayaring ito. Ngunit sa kabila ng ating kaba at pagkabigla ng unang marinig ang balita, ginawa natin ang lahat ng ating magagawa upang mailigtas siya, kung papalarin, at kung hindi man upang mabigyan ng angkop at marangal na pagwawakas ang trahedyang sinapit natin. Habang umahaba po ang panahon, umasa tayo na isang minuto ay darating siya at sasabihin, pasensya na kayo, naabala ko kayong lahat sa tagal ng pagdating ko. Ngayon po, kaysa ako sa pagluluksan ng sambayanang napagkaitan ng isang tunay na lingkod bayan. Kung mayroon pong Diyos na nagmamahal sa atin at bukal ng katarungan, sigurado akong kapiling na niya ngayon si Kalihim Jesse Robredo. Nawalan po ng asawa at ang kanyang pamilya. Nawalan po ang bayan ng isang tapat at mahusay na pinuno. Nawalan po ako na isang kapatid sa opisyal na pamilya sa kabinete, ng kasangga sa mga pinaglalaban at ng kapartido. Nawalan po ako na isang mabuting kaibigan. Sino po ba si Jesse Robredo? Talaga pong huwarang lingkod bayan si Jesse, nakatuon palagi sa kapwa at handang magsakripiso. Sa lahat ng mga nakakausap ko, siya ang taong walang kapase-pasensya sa bola. Kay Jesse, what you see is what you get. Tahimik at masipag siyang nagtatrabaho. Hindi siya nagpapadala sa kapangyarihan. Sa kabila ng naabot niya, nanatiling simple ang kanyang pamumuhay. Hindi nalalayo sa karaniwang tao na napakalapit sa kanyang puso. Si Jesse po ang tipo ng tao na batid ang kanyang makakayahan at limitasyon. Halimbawa po, sa kantahan, kadalasan kung may kasiyahan, kami-kami lang din ang nage-entertain sa sarili namin para makatipid. Si Jesse po, hahanap ng mga kasangga para may kasabay siyang kakanta ng chorus at hindi na siya mag-i-individual performance. Pinakabuo ang kanyang ngiti kapag pasampas na siya sa entablado. Tawa po siya ng tawa. Sa dami po ng mga talentadong nagkukumpul-kumpul, nakakapagtaka na halos wala kaming marinig sa mga boses nila bagamat may mikropono'ng tangan at kinakanta. Dalawa raw po sa paborito niyang kanta ay My Way at Impossible Dream. Tatak nga po siguro ito ng mga paniniwala niya. Hindi siya naging kontento sa status ko. Pinatunayan niya sa naga na posible ang pagbabago. Posibleng madaig ang sistemang matagal nang nangingibabaw. Posibleng madaig ang mga politikong napakatagal na mayagpag at kinasangkapan ng posisyon para sa pansariling interes. Trailblazer po si Jesse sa tuwid na daan. Pinatunayan niyang pwede palang magtagumpay sa politika nang hindi nagiging trapo. Hindi po madali ang pagtahak sa landas na ito, lalo na noong nagsisimula pa lamang siya sa serbisyong pampubliko. Malawak at malalim ang mga pagbabagong inasam niya.
at sinimulan niya ito nang hindi nakakatsyak kung may patutunguhan nga bang tagumpay. Katambal ng kanyang mga pangarap ang napakaraming mga praktikal na konsiderasyon. Ngunit, pinili niyang lumis sa mga nakasanayang formula sa politika. Alam po ito na mga tao na malapit sa kanya. Mas pipiliin pa niyang makulong kaysa bumitaw sa mga kausa na aming pinaniniwalaan. Nang nasa oposisyon po kami, hindi naman pwedeng suspindihin ganun lang ang mga nasa legislatura. Pero sa katulad niyang mayor, laging nakabinbin ang banta ng pang-aapi o dinerechong ang inapina. Mas marami at mas mabigat ang pagtatayang ginawa niya sa kanyang buhay politika. Ito pong issue ukol sa kanyang citizenship, alam naman natin ang motibasyon. Pero hindi siya nagtanim ng galit sa mga nagsampa ng mga paulit-ulit na walang katuturang kasong ito. Alam po natin ang katotohanan sa politika. May ibang nakangiti kapag kaharap mo, pero kung tumalikod ka, pakiramdam mo, sasaksaking ka. Napahanga talaga ako ni Jesse. Dahil miski ang nagpakita sa kanya na hindi kagandahang ugali, kaya niyang harapin ng walang bahid na galit at pagkayamot. Bukod sa mabait, matino at mahusay si Jesse, mabilis din siyang umaksyon. Lahat asap sa kanya. Hindi niya ugaling patagalin sa mesa ang mga gagawa naman ngayon. Kung kayang simulan, sinusimulan agad niya. Naalala ko nga po, minsan may mga informal settler na kailangang ilipat dahil nakatira sa danger zone sila kapag buwaba. Nag-text po sa atin na naghihingi ng tulong at saklolo. Kinakabahan sila sa paglilipat at nagtatanong kung may kabuhayan ba silang daratnan. Kinausap po sila ni Jesse. Matapos ang 2 oras na meeting, ang mga SOS text naging thank you text na po. Salamat muli, Jesse. Iba po talaga si Jesse. Kapag mayroon tayong matinding problema kinakaharap, palaging naman pong nandyan ang mga taong sumusuporta at magsasabing nasa likod mo kami. Pero si Jesse po, kabilang sa mga bibihirang tao na ang sasabihin, Sir, ako na lang ang aharap, ako na lang po ang pupronta. Hindi po nasa likod, handang-handa pong nasa harapan. Talagang kasama sa pilosipiya niya sa buhay ang hindi maging pabigat sa kapwa. Ang palaging mag-ambag ng pinakamalaki niyang mayaambag o lagpas pa para makahanap ng solusyon. Kay Lenny, at kina Aika, Trisha, at Jillian. Sa totoo lang, medyo nahihiya ako sa inyo. Kayo ang pamilya. Sigurado akong pinakamabigat ang kalungkutang nararamdaman ninyo ngayon. Pero talagang pinapahanga nyo kami. Dahil kayo pa ang nagbibigay ng lakas sa amin. Kayo pa ang nagbibitbit sa amin. Lenny, alam mo naman na hindi tayo masyadong nagkakakilala. Dahil na rin pinilit ni Jesse na magkaroon siya palagi ng private time kasama ang kanyang pamilya. Alam ng kabinete ito, sa hirap ng aming mga pinagdadaanan, ang pinakagandipala ko po sa kanila ay paminsan-minsan magpakain ng isang kaaya-ayang hapunan. Pero pag weekend ako nag-aaya ng kainan, siguradong magpapaumanhin na si Jesse. Sagrado sa kanyang oras kasama ang pamilya. Palagi siyang nagmamadaling makauwi sa Naga. Hindi lang ang mag-anak na Robredo ang nawalan ng padre pamilya. Pati ang buong DILG, ang mga nagtatrabaho sa field, ang lahat ng natulungan niya, ang buong Naga, parang nawalan ng ama. Kaya nga po, bukod sa kalungkutan, matinding paghihinayang din ang nararamdaman ko ngayon. Ang dami niya mga plano at talagang kita-kita na po ang direksyon ng mga reforma. Namunaw siya sa pagpapatotoo ng mga teorya sa pamamahala na pinag-uusapan lang sa mga libro. Ginawa po niya iyan sa Naga at iyan din po ang nasimulan ng niyang gawin sa pambansang antas. Kayo na po ang mamili. Sa Bureau of Fire Protection kung saan nakakuha siya ng mga fire trucks na mas mura
pero mas maganda ang kalidad at mas marami ang kakayahan. O sa BGMP. Sa PNP, pati na ang mga informal settlers. Maraming mga lumang problema na sa tulong ni Jesse. Sa wakas, ay nakikitaan na natin ng solusyon. Sayang po talaga. Ngunit wala naman siguro magsasabing may kulang pa sa mga inambag ni Jesse. Dapat po yata tayong mga nakinabang sa kanyang buhay at pagsusumikap ang tumumbas sa kanyang mga nagawa at magambag naman ng parte natin. Naalala ko pa po ang maagam-agam namin nang biglaan ding pumanaw ang aking ama noong taong 1983. Marami po sa amin ang nagtanong, paano na tayo? Sino ang magtutuloy? Parang ligaw na ligaw po kami, nawala ang aming pinuno. Pero sabi nga po ng aking ina, and I quote, "If cowardice is infectious, then bravery is all the more infectious." Close quote. Ang nag-iisa, dumadami ng dumadami hanggang nakamit na nga ng buong bayan ang pagbabago. Hindi maubusan ng mga bayani ang lahing Pilipino. At kung si Jesse ay isa sa mga naging bunga na sakripisyo ng aking ama, sigurado po akong maibubunga rin mga bagong bayani ang pagpanaw ni Jesse. Sa ipinapakitang pagpupugay at pagmamahal ng taong bayan ngayon, sigurado ko, may isang henerasyon na namang ng mga Pilipinong magbibigyang inspirasyon at mahihimok na maglingkod sa ngalan ni Jesse. Sila po ang magdadala ng katiyakan. Katiyakang makikita natin ang plano ng Diyos sa likod ng pagkawala ni Jesse. Katiyakang makukuha natin ang gantimpala na katarungang nagbubukal sa pagmamahal ng Diyos. Na lahat ng kagandahan at kabutiang naidulot at naipunla ni Jesse ay tunay at buong-buong mapipitas dahil sa dulot niyang inspirasyon. Ang sabi po sa pangalawang liham ni Paul kay Timothy, chapter 4, verses 6 to 7, "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith." Angkop na angkop po ito kay Jesse. Mission accomplished na siya sa mundong ito. Marapat lang na matamasan na niya ang magantipala ng isang buo at mabuting buhay sa piling ng Diyos Ama. Nasa hanay na po si Jesse ng mga bayaning sumusubaybay sa atin mula sa kalangitan at nagbibigay lakas sa atin upang ipagpatuloy ang kanilang mga mabuting gawain. Kaya't huwag na po tayong lumbuha. Sa halip, magpasalamat tayo. Sa maikling panahong narito siya sa mundo, tayo pa ang nabiyayaan ng pagkakataong makapiling si Jesse Manalastas Robredo. Paalam, Jesse, sa ngalan ng sambayanan, maraming salamat. May we request everyone to please remain seated as we prepare for the departure honors.